Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran ang ilan pang mga senyales na kung saan ang mga markang tatsulok na ito na kung lumitaw sa inyong mga palad, ito ay masasabing napaka-auspicious kung ang taong ito ay magkakaroon ng isang magandang kapalaran. Kaya't kung hindi nyo pa po ito manapapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol pa rin sa pagpapatuloy ng palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran kung ano nga ba ang ibig sabihin o kahulugan ng parisukat o square sign na ito kapag lumitaw sa inyong mga palad. Kaya kung matim kang makinig, tara, samahan niyo ako. Sa palmistry, ang parisukat o square sign na markang ito na kapag ito ay lumitaw sa inyong palad, ito rin isang simbolo ng positibong enerhiya na maaaring gawing maputi ang masamang kapalaran. Pero sa pangkalahatan, ang square sign na ito ay may matagumpay na kahulugan at ito ay depende rin kung saang lokasyon ito nakahanay. Kaya't ating pang alamin ang mga swerteng pwesto ng parisukat na ito sa inyong mga palad. At kapag ito ay nakita ang lumitaw sa gitnang bahagi, ang mga gatong uri ng mga tao ay may mga pagkaparangka at napakasimple. At ang mga gatong senyales sa iyong gitnang palad, ayon sa palmistry, ito rin ay sumisimbolo ng swerte para sa kayamanan. At makakuha ka ng maraming pera at ari-arian. Dahil sa husay mo sa pagkita ng pera at sa pamumuhunan, ay siguradong yayaman ka ng lipusan at magtatagumpay. Kikilalanin ka sa industriyang iyong ginagalawan. At bilang karagdagan rin, sinasabi na mas lalo pang lalago ang inyong pangkabuhayan pagkatapos mong magpakasal. At sumunod naman na kapag ang square sign na ito ay lumitaw sa inyong design line na kaya na makikita nyo sa larawan, ito rin ay nagsasaad na magiging magaan lamang ang takbo ng iyong pamumuhay. Bagaman sinasabi na makatagpo ka man ng ilang paghihirap sa buhay, ay madalian lamang ito at malulutas mo sila ng matagumpay. At ikaw ay palagi ang makatanggap rin ng tulong mula sa iba, sa usaping financial man ito o ang iyong buhay karera. Magkakaroon ka ng maraming oportunidad dahil sa iyong mga koneksyon at ito ang siyang magiging daan mo tungo rin sa iyong magandang kapalaran. Kaya't para sa inyong mga kajansky, kung kayo man ay may mga nakikita ang square sign na ito sa inyong mga palad, ay agad nyo nang i-affirm sa inyong mga sarili ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin nyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para higit lalo ito maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o i-stepin na video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng mga swerteng senyales na ito na kung saan makikita sa inyong mga palad ay kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra. At tandaan pa rin po natin na kung gusto nating swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na idagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat po mga ka-chansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay narito po muna ang ating shoutouts and new comments for this week. Kaya't maraming maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta dito sa ating channel.